Gold Bar. Gold Bar ba talaga to? Well, of course, peke yan, no? Oo, ito yung ginamit. Pero, yeah, mukha talagang Gold Bar, no? Yung bigat, no? Oo. Ito yung ginamit di umano na pambudol kay Joyce. Una kong nakilala si Joyce Cubale sa isang local pageant kung saan siya tinanghal na kauna-unahang senior citizen na beauty queen. Pero hindi muna ito ang una naming napag-usapan. Naikwento muna niya sa akin ang mga pagpupunyagi para matamasa ang magandang buhay niya ngayon. Teacher ako St. Paul's College, Manila. Then, nag-master's ako sa Ateneo Graduate School for Business. And then, nag-work ako as a flight stewardess sa Philippine Airlines and Saudi Arabian Airlines. Dollar sweldo ko, no? So, nakaipon ako. And then, nag-work din ako as a model. Kami yung longest running lunch and fashion shows noong 1978-79, ganyan. And I was selling my paintings kasi nagpipaint din ako. I write music. I do sculpture. So, apart from magpapapaint sa akin ng mga porters, yung mga pilots, yung mga fans ko na stewards, stewardesses, may mga passengers din ako na bumibili ng paintings ko. So, inipon ko yon. For example, yung isang painting ko, nabenta ko yun sa prince ng Saudi Arabia eh. Kaya, siyempre, malaki yung ano, di ba? Kasi Saudi Arabia eh. 500,000. Mayigit kalahati na nga ng buhay niya, ginugol sa pagtatrabaho at pagtulong sa pamilya. Kaya nang bumalik siya sa Pilipinas, sariling pangarap naman ang tinupad niya. At hindi ito naging hadlang kahit 69 years old na siya. Lahat po tayo ay mangangarap. Matutupad po ang pangarap at hindi po dapat isipin ang edad kasi po hindi po yan hadlangs sa inyong mga dapat natuparin sa buhay. Salamat po. Master's degree holder, fashion designer, business owner, beauty queen. Parang linya nga sa isang kanta maihahalin tulad ang mga nagawa ni Joyce. Nasa iyo na ang lahat. May iba pa ba? Nag-produce ako ng movie, New Generation Heroes. Meron kang co-teacher na nagsumbong sa akin na inuuna mo daw ang iyong negosyo sa sa paggawa o pag-produce ng pelikula, naka-rubbing elbows niya ang ilang taong nasa show business. Isa sa kanila, ang movie producer na si Pablita o mas kilala sa pangalang Baby Go. Nakilala ko yata siya noong 2017 pa. Paano mo naman siya nakilala? Umattend ako ng party sa showbiz. Tapos, nandun din siya kasi producer din siya eh. Producer din ako at the time. And I wanted to produce a movie. Ay, sabi niya parang, kung nakilala mo na ako before, hindi ang director na yan na kinuha mo. Ang dami kong high caliber directors dito na magpo-produce sa'yo ng mga film. Tapos sabi niya, meron daw siyang gagawin na film, isasama niya nga daw ako. Sabi ko, ay di okay. Co-produce? Ay hindi, artista lang. Artista? Mm-hmm. Bukod sa pelikula, madalas doon nilang mapag-usapan ang tungkol sa pagbili at pangungulekta ni Joyce ng mga alahas. Sabi niya sa akin, jewelry designer ka pala, marami akong pearls na galing ng Palawan. Isa-sell ko na lang sa'yo ng cheaper. Tapos meron daw siyang jeweler na gumagawa din kung gusto ko ng real gold. Kasi marami din daw silang gold. Marami din daw siyang giant pearls. Sabi ko, talaga, patingin. Sabi ko, ganun. So nakita ko. Sabi niya, tunay na pearls yan, mahal yan. Sabi niya, pero bibigyan lang kita ng special price pag bumili ka ng kahit isa. Tsaka, magkano po niya siningil? Million sa kagad yun. Kasi sabi ko, wow, ang ganda nito sa museum ko. Madali naman daw lumambot ang puso ni Joy sa bagong kakilala dahil sa mga charity work na ginagawa ni Pablita. Tapos meron siyang foundation din, may foundation din ako. Yung Good Heart Foundation, which is foundation niya. Wala ro kasing mga naging malalapit talagang kaibigan si Joyce nang umuwi siya galing sa ibang bansa.
kaya isa raw si Pablita sa mga pinagkatiwalaan niya. Sabi niya sa akin, ito yung mga alahas na ano na gusto mo, ilalagay natin sa isang vault. So tigisa daw kami ng vault. Doon na lang muna itatago until such time na umuwi ako. Tapos pag uwi ko, at saka niya ibibigay sa akin, sabi niya. Pagkatapos daw maging suki sa mga alahas, inalok naman daw siya ni Pablita na maging business partner sila. Tapos inoffera niya rin ako ng ng lupa sa Palawan, which is gagawin daw namin resort. Hati daw kami. Sabi ko, oh, that's nice. Pero hindi ko nakita hanggang ngayon yung title dun sa Palawan. Hindi po niyo na-check yung title at all? Hindi. Wala nga akong time. Hindi ko chinek. Tsaka wala akong kilala dun sa Palawan. The problem is, malaki nga ang tiwala ko sa kanya. Sabi niya, babayad, binayaran ko ng geodetic engineer, yung basta yung mga amilyar, yung mga lahat ba, binayaran ko na. Asan na yung title ko? Sabi ko, dahil gusto ko nang makita, pupuntahan ko nga. Sabi niya, one day, sabi niya, pupunta tayong dalawa doon, pupunta tayo sa Palawan. Budol alert! Nakita niyo na ba mga red flag? Lahat ng kasunduan dapat may kasulatan. Kumuha ng abogado na gagawa ng kontrata sa lahat ng transaksyong papasukan, lalong-lalo na kung may perang pinag-uusapan. Better safe than sorry, di ba? Paano po kayo nag-uusap? Face-to-face? Oo, pumupunta ako kasi doon sa office niya. Ma'am, malaki na yung nakuha niya sa inyo. Ay, sobrang laki na. Oo. Yun nga, winawarning nga na ako. Galit na yung mga family ko. Sa akin sabi, ano ba ate? Niluloko ka talaga ng babae yan eh. Scammer yan eh. Ganyan. Sabi ko, huwag kayo magbibintang. Sabi ko, pinagtatanggol ko pa nga siya. Para mapanatag daw ang loob ni Joyce na hindi siya tatakbuhan sa mga nakuhang pera, nagbigay daw si Pablita ng mga perang papel. Ipinakita niya ang ilan sa mga ito sa akin. Tapos binigyan niya ako ng mga coins. So later after that, binigyan niya sa akin itong mga papers na to, ng mga tismillion. Yung vera, wala namang value. Pero initially, yung mga unang binigay po niya sa inyo, napacheck niyo po ba yun? Tinatanggap ko lang na later ko na change kasi busy nga ako. Ipinasuri na rin nila ang gold bar na ipinambayad din doon ni Pablita sa mga atraso niya. Peke, no? Pero may value to. Wala na to. Peke, no? Tanso. Hindi, may halo siyang bakal. Parang ano ba yan? Sabi ko, manuloko ko talaga, no? Sabi ko, nabubwisit na ako talaga sa ginagawa mo sa akin, sa totoo lang. Tapos, after that, sabi niya, sige, kung mga walang value yan, ito na lang, meron akong dito lupa. 27 million yan. Nung pinacheck ko, mas malaki pa daw magagastos ko na magbayad, ita-transfer sa name ko kaysa sa value. Ang value niya, 50,000 lang. Tapos ang nakalagay sa deed of sale ko, 27 million daw. Sabi ko, panluloko na naman yan, you know? Dahil daw sa pagpapabudol ni Joyce, pumagit na ng pamilya niya. Sabi nila, awat na. Sabi ng asawa ko, ano ka ba? At saka ang family ko. Ang laki-laki niyan, dapat nakapagpagawa ka lang kami ng restaurant, ang dami naming plans, ganito. Hindi nga nangyari because napunta sa kanya yung pera ko. Mm-hmm. Tsaka syempre, galit na yung buong family ko dahil dapat meron din kaming family business at that time. Opo. Kasi nadadamay not just our family but our livelihood na rin. You know, our hard-earned money, nadadamay na rin talaga. And all of our family and siblings are also affected. Ma'am, gaano na ba kalaki talaga ang nabudol sa'yo? Nag-amount na ng more than 25 million. Pero I was thinking kasi na ibabalik niya talaga sa'kin. Kasi yun ang promise niya eh. And we thought that she already stopped nung 2022. But we didn't realize that some other people came around. Ang punot dulo raw kung bakit humantong sa ganitong ending, blockbuster hit kasi ang pagkakaroon ng malambot na puso ni Joyce sa ibang tao. Kasi masyado nga akong charity.
na pag sinabi sa akin na tulungan natin si ganito, tumutulong ako. Ayun, na-extend pa ang pambubudol hanggang season 2. Kasi gusto ko talaga magtayo ng hospital one day. Sabi ko para makatulong. Magagawa daw sila ng building. Marami kami matutulungan. And for me, ito parang holistic kasi pag naturopathy doctor ka, diba? So, preventive ang mga medicine. Pumasok na sa bagong season ng pambubudol daw kay Joyce ang naturopathic doctor kuno na si Jose Aranton. Sinabi lang sa akin ni Pablita, si Baby, na ito nga yung inventor nung Oricor na nakatulong sa maraming tao nung COVID. Malaki daw ang tulong talaga nung na-invent niya na yon sa humanity. So sabi ko, aba, maganda yun na tutulungan ko to kapag yung marami tayong masisave na tao. Ibang plot twist naman daw ang kwento ni Aranton. Inventor siya nung... Kasi at that time, magko-COVID eh. Ginamit yung sa COVID, yung spray niya, nasal spray niya. Tapos, pag nag-invest daw ako doon, I will be earning mga 37 billion pesos. 2 weeks lang naman, sasoli na yung pera mo. So ako naman, sabi ko, sige, 2 weeks lang naman, okay lang sa akin yun, you know. Ang sabi niya, kasi sa pera na yan, papagawa tayo ng building, naturopathy building. Marami tayong matutulungan, mag-cure tayo ng mga disease. Hindi ka nag-background check nung pinakilala sa'yo si... Hindi. Hindi mo chinek kung doktor ba talaga? Hindi. Kasi nga, nagtiwala ako doon sa nagpakilala sa kanya. Nasabi sa akin na ito si ganyan, ganito. Parang deja vu ang sumunod na nangyari. Lumipad ang 2,500,000 piso sa palad ni Joyce. Binigyan ko ng check I signed the check. Yes. Hindi ka nagsabi na pwede next? Oo. Hindi, ngayon na. Binigay ko na nung day na yon. Dahil sabi ko? 2 check, oo. Kasi nga kailangan na nga daw sa customs. Otherwise, madedelay. Ma'am, may mga meron ba mga dokumento na pinakita sa'yo para at least kasunduan ba sa pagbabayad po nino? Provisory note lang yun. Ito, bigay ko sa'yo. Yan. Pinirmahan ko na magbabayad sila ng 2.5. Ito, may mga computation pa. Inintindi mo pa ba itong mga computation? Hindi ko na tiningnan yan. Basta sabi lang nila yan na mag-earn ko. Sabi ko, well, sige, okay. Pero hindi nag-sync in sa akin na ganyan kalaki. Kaya sabi ng sawa ko, hindi mo ba inisip yan? Hindi ko na nga naisip yun. Budol Alert! Ipanotaryo ang anumang dokumento na maaaring magamit sa legal na proseso. Halimbawa nito, ang promissory note na hawak ng nagre-reklamong si Joyce. Nagsimula na ang mga twist and turn sa kwento. Dahil hindi na ibalik ni Aranton ang 2,500,000 piso ni Joyce, pati ang 37 billion pesos na kita, guni-guni lang pala. Ang sabi ng brother niya, dami daw naghahanap sa kapatid niya dahil marami daw niloko. So sabi ko, isa na ako doon. Sabi ko, pero... Galing sa kapatid niya mismo? Yes. Sino nga ba itong si Jose Aranton? Isa nga ba siyang doktor? Si Joyce na mismo ang bumida sa pag-iimbestiga. Ako po ay si Dr. Jose Odilon Aranton. Hindi naman siya mukhang maluloko eh. Kasi nga doctor siya, di ba? So, because I thought na honestly, doctor talaga siya, nakatulad ko din, na nag-aral. Yun, lumabas na hindi naman pala totoo. Nung nalaman mo na hindi totoo itong pagkakakilala sa'yo na siya ay doktor, anong tumakbo sa isipan niyo? Hindi, niluloko talaga ako. Yung ba, maluloko. Sa back-to-back na budol experience, naniniwala raw si Joyce na tandem sina Aranton at Pablita sa panlalamang umano sa kanya. Nagpa-background check na ako sa Securities and Exchange Commission, yung company. It turned out, samantalang siya paling secretary dun sa sa corporation. And therefore, kaya niya pinakilala sa akin para mangutang dahil baka kasama din siya dun sa pera na ngayon.